Welcome back to Sour Plus Channel. Well, I'm here again to present to you a very healthy and nutritiously good recipe, which I call it bean loaf. So, from the title itself of my recipe, malalaman nyo na agad na there's no meat. We're not going to use any kind of meat as what the usual meat loaf we have, no? Kaya nga siya bean loaf because the main ingredient substitute for meat is the red beans and the white beans. So, ito pong ating ingredients. We have here the flour mixed with salt and pepper, minced carrots. We have the oatmeal. Ayan po siya. We have the beef broth and onions, garlic, and bell peppers. Minced din po siya. But if we want to put some zest sa ating bean loaf, we can put some celery. Ida-dice po natin siya, or kinchay, or whatever you want to add up as herb ingredient. Mga kakusina, start na po tayo ng ating paggawa ng ating bean loaf. Okay? Pagsasama-samahin lang po natin yung ating nilaga and then minced po na beans. This is white beans, as you can see. And this is the red beans. Napakadali lang po nitong gawin. And I think most of our vegetarian audience can benefit more on this recipe that we have for today. Then we will put some flour. Halo nga. Yung flour po at saka yung egg, siya po yung magiging binder natin. We will put some carrots. Kalawin po natin siya lahat para mas healthy. Ang carrots po rich in beta-carotene, di ba? And we will put now the oatmeal. Ang oatmeal po, very rich po ito sa carbohydrates and also in fiber. We can get a lot of fiber from the oatmeal. Mimix-mix lang po natin siya, mga friendship, mga kakusina. We will put now the onions. Oh, dami na niya. Then the garlic. And the red bell pepper. Bell pepper po, very rich in vitamin A and fiber too. Hahaluin muna po natin siya before we put the egg and the beef broth po. We can boil some real fresh beef. Pero as a substitute for this, kung gusto natin ng mas madaling proseso, we can use the beef powder here. And then you just dissolve it in hot water. So yun na, makakapag-produce na po tayo ng ating beef broth. We will put now the beef broth. Then isang egg lang po. Ito po yung ating magiging binder. Yung egg po at saka yung ating flour plus the oatmeal. Yan po mga kakusina. Hinahalo ko na po. Oops, may nalaglag na balat ng egg. Sorry. Okay, mga kakusina. Ito na po ang ating nagawang mixture. Tignan nyo po. Kung hindi po natin sasabihin sa ating mga anak, para po siyang giniling. Mukha din po siyang meat, diba?
So if we want to our children na makakain ng gulay without noticing that it's not from the meat, this is the alternative way. Okay, mga kakusina, para magmukha po talaga siyang mukha talaga siyang meatloaf, kahit hindi, we will put some oil. Haluin ulit. And then after mixing it well, ito pong ating baking pan, aluminum baking pan, i-drizzle po natin ito ng oil. Now, if you have some different kind of oil, like olive oil, sunflower oil, ano pa bang ibang klase ng oil, pwede po natin siyang i-ano dito, lalagyan po natin siya para hindi po dumikit ang ating bean loaf mixture. And then, ilalagay na po natin siya dito sa ating baking pan. Yan po, mga kakusina. Hindi po masyadong puno kasi after cooking this, medyo aalsa po siya ng kaunti. Because of the oatmeal that as part of its binder, tsaka yung egg po. Ito na po mga kakusina, ready for baking na to, di ba? As well as said, well, ito. Ito pong ating mixture kanina, we can make 2 loaves of bean loaf. Pero ilulutuin lang po natin ngayon ay isa lang po muna. But the rest, you can put the mixture, the leftover mixture in your freezer or refrigerate lang po. All. Pwede na po siguro ito. Lulutuin po natin siya for 20 minutes lang po muna. Then po, after 20 minutes of baking it, idridrizzle po natin siya ng barbecue sauce. Ito na mga kakusina, our finished product po. After baking this for 45 minutes, ito na po yung magiging palalabasan niya. But we have to cool it down for a while kasi mahihirapan po tayong hiwain to kapag mainit pa po siya. So siguro mga after 10 minutes, pwede na po natin siyang islice. So habang pinapalamig po natin mga kakusina ang ating pong nagawang bean loaf, i-share ko po sa inyo yung ating food for today. Good food warms the heart and feeds the soul. This is the best time to shout out for my friends and my families. Una-muna sa mga aking mga anak sa Dubai, si Paula at si Wei, yung mga friends niya, si Linder, si Neil, si Rona, and also my friend, another friend from PLM na nasa Dubai, si Matet and Philip, and his family. And also my Golden Success family. Alam niyo na yan kung sino-sino. And also, ang aking pong mga staff. Ito po yung tinatawag na Plus. Kaya po naging Sarah Plus Channel. I have here my, of course, my sister-in-law, si Ruth Imperial, the director, the everything. Ang aking pong mga videographer, si Jaja at si Noemi. And also, ang aking pong asawa na very supportive din sa aking mga ginagawang mga kuning-kuning na ito. Si David Rosal. Okay, mga kakusina, ito na po ang ating finished product. Ang ating pong bean loaf. I just put some bread here and some salad on of my choice. Ito pong salad na ginawa ko, pinagsama-sama ko lang po yung pipino, carrots, at saka po repolyo. And then I put some mayonnaise and some salt and pepper to taste. You can also add some sesame oil or olive oil to add more taste. And aside from eating bread, you can also pair this up with brown rice para mas healthy. Kung hindi naman po ayaw nyo naman po ng brown rice, you can also use the plain rice. So, eto na po. Kain na po tayo ng ating bean loaf. Mga kakusina, eto na naman po ang ating talent portion. And of course,
my song, ang aking pong kakantahin ngayon, I'd like to dedicate it sa mga nag-subscribe, sa mga nag-view ng aking vlog, ng mga nauna ko pong vlogs, no? Shout out po sa aking anak, si April at saka si JM, plus may apo, Miggy and Mika. And also nga pala po kay Ola and Ekang, and Barbie and KR, ang mga anak nila, Kiara, Kyrie, Kairos, and to all lahat po ng aking mga kumari, mga friendship, mga kakusina, and PLM Dabar Cats. Okay, hindi ko po ma-mention lahat, sobrang dami po nila. Okay, pero in my succeeding vlogs, I'll try to mention your names, mga kaibigan, mga kakusina. So, eto na po ang ating talent portion. When you're down and troubles, and you need a helping hand, and nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest nights. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running, oh baby, to see you again. Oh baby, don't you know that winter, spring, summer or fall, all you got to do is call, and I'll be there, yes I will. You got a friend. It's time to say goodbye again, mga kakusina. All you have to do, as what I've been telling you every end of my vlog, is to like, to share it with some friends, and then subscribe. This is your Sarah Blush channel saying thank you and good day.